Today, we have a comic book letter who's turned her passion for music into a YouTube channel that has grown to over 20,000 subscribers called Vocapanda Sings Anime and Tokusatsu Covers, featuring everything from Kamen Rider themes to anime classics like Tenchi Muyo, Rurouni Kenshin, and of course, Ranma One Half. Let's welcome Jonah! Hello, Jonah! Hey. Hello, Paul! First of all, congratulations on 20,000 subscribers for your YouTube channel. That's quite a milestone. Could you tell us about the challenges you had to face in order to hit this number? Siguro pinaka may isip ko ngayon is yung ano ko, allergy ko. yung sa personal ko lang na yung sinisipon kasi lagi, so hindi lagi nakapag-record na anytime I want. Tapos meron ding ano, yung mga pagmaingay yung kapitbahay. maliliit na challenges. Pero kung yung sasabihin natin yung sa mismong sa YouTube na challenges ba? Yes. Nahirapan ka bang kumuha ng mga subscribers? Ganon. How do you keep yung attention ng mga viewers mo throughout different kinds of covers? Actually, kasi sa umpisa, I'm just doing it for myself. Kaya parang hindi ako nahirapan na sa subscribers. Kasi actually hanggang ngayon hindi ko naman iniisip na, kailangan maparami ko pa to within ganitong timeline. Parang sa akin, yung tinutuloy ko lang kunya may gusto akong kantahin, talagang isishare ko lang siya. Hindi ko muna iniisip yung mga subscribers nung una. Ngayon siguro medyo na-appreciate ko na ang dami na niyan. Tapos yung mga yung talking about the yung mga challenges. Siguro main challenge ko sa YouTube is yung mga copyright claims. Kasi minsan nagawa mo na lahat, tapos na, tapos i-upload mo, tapos biglang i-remove, ganun. Tapos nung dati kasi nung starting ako, usong-uso pa yung ini-strike ka. So makatatlong strike ka lang sa YouTube, tatanggalin yung channel mo. Pwede, may chance na na matanggal. Minsan nga isa lang eh. May depende pa sa trip nila kung depende pa sa trip nila kung kung palakol ka kaagad or So yun siguro yung main naging concern ko noon na tas naka-discourage din syempre parang isa na lang, matatanggal na ako. So, i-delay ko yung production para lang, kasi may may tawag dito, mga 1 month yata na kailangan hintayin mo para yung strike. Parang para nila. Oo. Uh-huh. So, yun siguro yung mga main challenges. So, from the very beginning, separate, you said that passion mo talaga itong mga cover music na ito. How did you get into anime and tokusatsu music in the first place? Yung mga palabas dati sa local channels kasi dati wala naman na kaming cable. So yung mga sa mga local channels lang. And ang first anime ko siguro na first Japanese song na nakakuha ng interest ko is yung Sedi, Ang Munting Prinsipe. Kasi grade 1 ako noon, naalala ko. So yun yung first Tagalized anime na napanood ko. And yung opening theme niya, hindi siya pinutol that time eh. Tapos hindi rin siya Tagalized. So Japanese talaga yung pinatugtog noon nung network na yun. Tapos kinakanta-kanta ko siya. Pero hula-hula lang lyrics. Tapos, matutuwa ka naman kasi yung mga kalaro ko, parang sabi, ang galing ha, alam mo yung sa CEDI. Mga ganun. Pero hindi naman, hula-hula lang naman din yung lyrics. Parang, yung narinig ko. Ayun. Tapos, sa toko naman, pinaka naalala ko is yung Maskman. Maskman, yeah. Mm-mm. Nalala ko rin yun. Tapos, nilalaro pa namin yung mga, mga childhood friends. Tapos, pagulong-gulong sa lupa. Kasi may sindo na
si yung prinsesa, si Rio. Rio yata sa ano, Rio sa Tagalog. O, ako yun lagi. So, pagulong-gulong ako sa sa lupa. Tapos na, oh my God, Joe! Ganon. Tapos, eh, di ba, ano, parang nalibing siya dun sa ano, yung lupa. Tapos, nakulong siya sa yelo. So, ako yung, ano na yun. Tapos, magiging kalaban din ako. Kasi, ako din si Iga mo. So, yun din yung role ko. So, yun yung, ano, sobrang naaalala ko lagi yung, ano na yun. Malapit sa puso ko yung, ano na yun, yung series na yun sa Toku. So, a lot of it is talagang parang nostalgia na naaalala mo lahat yung mga yun. So you go back to yung mga memories mo, yung mga fond memories mo na experience mo by singing those cover music. Well, how do you feel about yun nga, you mentioned, di ba, mga ibang songs naging tagalized or sometimes ginagawang English. Well, how do you feel about yung trend na yan? Ay, yung tina-translate po na yes. Ano? Yung music mismo. Okay naman po siya, lalo na nung pag sa mga bata, di ba? Lalo na pag hindi sila, yung hindi ka familiar dun sa language, syempre mas ma-attach ka dun sa, pag naiintindihan mo, yung ano, yung kanta. Like yung, ano, yung sa Maskman, no, naka-Tagalog siya, naka-Tagalized siya. So, yun yung kinakanta namin ng mga friends ko, yung naalala ko. Actually curious ako because this is one of the hot contention minsan sa community. Do you prefer subtitles or dub into the local language? Depende. Pag ano, pero preferred ko talaga is subs. Pero oh, pag ano, pero na-appreciate ko rin yung dub kasi pag nag-work ako, nakaka-ano pa rin ako yung kahit di ko siya tingnan. Parang nagigets ko pa rin yung story niya. So, na-appreciate ko both. Pero pag yung gusto kong tutukan talaga, siguro subs. Yes. Uh-huh. At saka, sometimes, depende kasi sa quality din ng dub. Diba, sometimes, naalala ko yung Yu Hakuso, kahit na pinalata nila yung mga voices dito, Ghost Fighter yan, diba? Even though pinalata nila yung mga pangalan ng mga characters, ganun, maganda pa rin yung voice acting eh. Kaya lang yung mga iba, medyo nakaka-cringe. Or napapalitan talaga nila yung story to the point na nawawala yung essence ng anime. So, tama. Tama. Yun yung mahirap doon. Super. But aside from music covers, other passions, ano yung pinagkakaabalahan mong iba? Sa ano, sa ngayon, bukod doon sa work ko na ano as a letter artist, siguro games. Pero hindi pa ako nag-stream kasi ano, mahihain ako. Sa kanya mga pang tawag dito. As in pampalipas oras lang siya. Like ano, save. Hindi ako magaling sa Civilization, pero gusto ko lang yung nananakop ng mga lugar. Ayun. So, as in paulit-ulit lang, tapos hindi ako nanunugod din kagad doon. As in tiyatapos ko lang yung ano, ay tapos na. Cultural victory. Laging ganun. scientific victory. So, parang yun lang. Games, ano pa ba? Makinig din ng music din. Saka bukod sa Japanese kasi marami akong pinapakinggan. Mayari, para ma-ano rin, tawag dito, pahinga muna sa ano, tawag nila hapon-hapon. O, pahinga ka muna sa hapon-hapon. Korea naman. So, na-appreciate ko siya yung, hindi yung dahil sa naiintindihan ko rin. So, parang yung melody lang. Yung ano yung beat, minsan, yun, music, saka, yun, Netflix. So, mahilig ka rin sa mga K-pop, mga ganon. How about Western music, mga ganon? At dati, ngayon kasi hindi na ako updated eh, yung mga 90s, yun, ay, paghalata. Yung mga 90s, yun yung pinapakinggan ko pa rin. Minsan, mas luma pa dun, mga tipong, ano, Nat King Cole, gano'n. Yung mga, ano, lumaki kasi ako sa grandparents ko eh. So, yun yung, ano, mas pinapakinggan ko yung mga old songs. Yun. Well, speaking about different kinds of music, how do you choose yung mga songs na you cover sa YouTube channel? Yung pagpili ko, depende yan sa ano eh, sa workload. So, maglilista ako ng songs, dalawa listahan 'yun. Bukod pa dun sa
yung parang may sked ako. Kasi, ano ko eh, alam ko na yung kahinaan ko na, ano, yun yung nangyari sa akin din dati na hindi ako nakapagtuloy-tuloy ng pag-produce kasi wala akong sinusunod na schedule. Ngayon talaga parang, pagang nano ko talaga na, hindi, kailangan every week, gaano ka. So, meron na akong dalawang listahan. Yung isa, yung gusto ko lang nakanta. So, hindi ko inaano yun, hindi ko iniisip kung mahirap ba siya or ano, or madali, ganun. Pero yung isa namang list, puro madadali lang yun. So, yun yung aking emergency list. So, parang ngayon, may ano, meron akong sipon-sipon na to. So, kukuha ako dun sa ano, hugot ako dun sa aking emergency list para lang makaano, makapag-produce ng song this week. Ayun, parang ganun. Tapos, syempre, yes. Tapos, syempre, yung mga song suggestions din ng mga listeners, minsan, pag sobrang ang daming nagsasuggest na ito, ganyan, parang, ah, sige na nga, araling ko na nga. Minsan, napaprioritize ko, ibahin ko yung ano. Sige, ito na nga lang muna. So, nag-a-adjust din ako depende dun sa ano demand. I don't know. Well, of all the covers, and I've seen ang dadami mong mga covers ngayon, which one do you think is yung favorite mo, yung pinaka-favorite mo na cover na ginawa mo? Ang hirap. Mga baby ko kasi lahat yun. Ayun. Don't make me choose between my babies! babies ko kasi lahat yun. Ano ba? Yung ano siguro? Maskman? Kasi may special meaning siya sa'yo. Saka yung ano, yung Maskman kasi na yung una kong kinover na Maskman is yung ending song. So, nung time na yon hindi pa, onti pa lang yung listeners ko nun. Tapos, as in, ano, hindi siya ni-request sa akin. Ano talaga, talagang gusto ko lang siya. Pinaghalo ko yung Japanese and Tagalog na lyrics. Tapos, natuwa ako kasi ang ganda ng reception kasi sa kanya. Kahit ano, kahit ang liit pa ng channel ko, mga 500 subscribers lang nun. Pero maganda yung ano sa kanya, yung ano, pagtanggap ng mga listeners. Kaya, yes! Masaya. Tapos, tuwa ako nung napag mash up ko talaga yung Japanese and Tagalog. Ayun. Oh, kasi nakakaiba yun. May parang nagiging original work siya, di ba? Oo, parang hindi ganun. Hindi mo naman siya narinig anywhere else. Mm-mm. Ayun. Well, you spoke about yung mga challenges mo. Which of the covers do you feel is the most challenging? Yung pinakamahirap na gawin na covers na nagawa mo? Oo, I mean. Kasi nung mga unang, ito, nung unang year, na comeback ko, wow. Comeback. Kasi actually yung channel ko ngayon, 2016 ko siya sinimulan. And then nag-upload ako doon ng isang song, tapos wala na, pabayaan, ganun. Tapos 2017 wala, 2018 wala. Nung 2019 lang ako comeback nga, nung December. Tapos tinaon ko siya birthday ko, parang, at least siguro may magko-comment dyan kahit konti, na kahit obligatory happy birthday. Ayun. Sige, comeback ko na lang birthday ko 2019. Yun yung bio man yung ni-release ko noon. So ayun. Tapos parang sige na nga try ko nga weekly ganyan. Tapos nagpapasalamat naman ako nagawa ko 'yon. So ang nung mga unang times na yun, hindi pa ako masyadong tawag dito, nagiging creative. Parang ano, hindi pa ako nagiging masyadong creative with my cover. So, kung yung original na pagkanta or yung arrangement, nagbe-base lang din ako noon. Tapos nung may tinry lang ako, yung sa gurengue yata. Parang nagustuhan naman lang kasi may ginawa ako doon na something na hindi ganun yung hindi ganun yung pagkanta ng original. Tapos parang, sige nga. Pero hindi ko pa rin yung napagpatuloy. Nung this year lang na naisip ko, sige na nga gawin ko na pag may naisip ako, ilagay ko na siya, bahala na. Basta kung ano yung bagay na maisip ko doon. So, dahil doon, inopen ko yun. So, ang most challenging siguro is yung sa Ultramantiga. Kasi inisipan ko talaga siya ng ibang arrangement dahil challenge kasi sa akin yung mahabang instrumental breaks.
Tapos, gaganon lang ako. Kasi ngayon... Parang meron siyang... Oo. Kasi ngayon, di ba, kita na yung mukha ko. Dati kasi yung mga first channels ko, still image lang siya. So, kahit lyrics, wala. As in, hindi ako kita. So, ngayon, nagpapakita na kasi ako dahil sa mga friends ko, pinumbinsi ako. So, ayun. So, yung tiga, inisipan ko siya dahil ang dami yung, sobrang ang dami yung instrumental breaks. Intro ang haba, ilang seconds yata yun. Basta, mahaba siya. Tapos, after ng first course, mahaba na naman na, pasakalye. Kaya, ang ginawa ko, inisipan ko talaga yun ng mga kung ano-ano. Basta binuhos ko na lahat doon ng creativity ko. Napiga talaga ako doon. So, yun siguro most challenging. Ano yung mga dinadagdag mo? Pwede mo kami bigyan ng sample? Like, mo dinadagdagan ng special interpretation yan? Diba? Parang special musical interpretation. Minsan, yung mga simpleng humming, gano'n. Minsan yung mga... like yung sa yung sa tiga. Kasi, di ba, yung, ang lyrics kasi niya, take me higher, ganyan. Tiga. Tapos, inuulit-ulit ko lang yun nung, yung nilagyan ko yung, yung, ba yun yung tono nun, yung special na nilagay ko. So, parang may cheer akong ginawa, tapos, woo, gumagang-gagang pa. Tapos, minsan naman, gumagawa rin ako ng ng lyrics. Nagdadagdag ako ng lyrics kahit hindi siya kasama doon sa original. Ang technique ko doon. Special technique 'yan. Makinig na kayo. Mag-share ako ng technique. Ang technique ko doon, kunyari may naisip akong tono na parang bagay itong tono na to dito. Pero pangit siya i-hum. Kaya pangit siya yung la-la-la, ganyan pangit. Maganda kung may word. Kaso Japanese, di ba? So, doon tayo sa web translator. So, ako. Google Translate. Isi-search ko muna yung lyrics ng verse na yon, yung kung saan ako maglalagay. Kunyari, itong second verse. Kasi ang ginagawa ko usually sa first verse, as is, parang ano siya sa original, parang ang tawag dito. Basta ano siya sa original, lang doon. Hindi ko ginagalaw yung first verse up to first chorus. Tapos sa second verse tayo mag-crazy-crazy. Tapos, lalagyan ko na yan ng yung meaning muna nung song. Tatranslate ko na yan. Tapos, pag may gusto akong palabok doon na, ito kaya, kasha kaya doon sa naisip kong sa inaisip kong tono. Tapos, pag nagkasha naman siya, i-translate ko na yan. Tatranslate ko. Tapos, yung sa hapon naman, yung Japanese niya, parang, kasha kaya yung mga syllables dun sa naisip ko na, ayun. Tapos, pag kasha na siya, ilalagay ko na siya. Tapos, ako lalagyan din ng mga ibang layers na harmonies. Ayun. Basta mahirap ipaliwanag. Kaya it's something that makes your music talagang unique at saka special. Kasi meron kang dinagdag na, I guess, customization ba yun? Or inspiration into the music. Yeah. So speaking of which, what advice would you give to people who are interested in developing yung passion nila for music? Like, kayo, anong advice mo bibigay nyo sa mga newbies dyan or people who are just want to start something? Sa music. Siguro pagkanta kasi ma-appreciate mo kung lalo pag yung parang ka-style mo siya. So i-develop mo yung style na yun. Kunwari ako, sino ba ka-style ko? Wow. So hindi, ang idol ko kasi sample ng style. Hindi, ang style ko kasi more on mas mahilig kasi actually mas mahilig ako sa yung mga lalaki yung kumanta. Kaya gusto ko yung mga karamihan ng mga kanta ko na nga yata, mas marami yung lalaki yung original singers. Tapos nilalagyan ko lang ng female energy, kumbaga. So ayun, ang advice ko siguro,
maghanap ka nung ano, nung pinaka gusto mong di gayahin eh, inspiration. Tapos with that, makakakuha ka rin naman nung ano, nung sariling mong style, mag-grow ka rin ng ano, nung pinaka ano mo, tawag dito. Pinaka style mo rin. Oo, personality mo, makakakuha ka rin nun doon. Ayun, tapos, advice is, simulan mo na rin siguro. Tapos parinig mo sa mga friends mo, syempre yung mga kaklose mo, sila yung unang, actually sila yung unang magiging listeners mo dyan eh. Sila yung unang mong customers, kumbaga. Supporters. So ayun, oo. Benta mo muna yung sarili mo sa kanila. Tapos makinig ka dun sa mga ano nila, sa mga parang negative man or ano, or positive. Makatulong yun sa'yo. Tapos, kuya, negative nga. Makatulong din yun sa'yo na maging ano, yung hindi ka masyadong magiging maramdamin. Kasi eventually, pag ano, pag pinablik mo na yun, mas dadami pa talaga yung mga ano, negative man or positive. So, dapat handa ka dun sa mga ganung bagay. Ayun. Actually, nakakatakot nga minsan yung mga comments and parang kinakabang ko. Sinabi nila. Because you're putting yourself out there, di ba? So, and it's social media, so may parang sense of anonymity, so hindi naman nila iisip na, teka, sometimes they think na hindi nila nako-consider na ay may feelings din may yung feelings, taong oo. Oo, na that they're giving their feedback to nila. Speaking of social media, there's a lot of people actually interested in developing their own social media presence, di ba? Tulad nyo na malaki na kayong YouTube star, up and coming. Some other people might be interested in that. Anong advice ang mabibigay mo sa kanila? Ano man, corny man, pero ano, be yourself. Be yourself. Kasi, be yourself. Kasi, ano eh, mas maganda yung tanggap ng tao yung ikaw talaga, hindi yung may pinoportray ka na ano, tas maaano mo rin yun na, ang love lang nila is yung persona ko, mga ganung drama. So, mas maano sa pakiramdam na, love nila ako as me. Ganon. Tapos, mag-share ka lang nung mga bagay na kung saan ka comfortable. Huwag mong ipilit yung hindi mo naman specialty. Pero nagpa-interview ko ngayon. Ayun, kasi love ko kayo. Ayun. So, huwag mong ipilit yung hindi mo specialty. Pero, ano, be ready rin na maging open ka siyempre sa mga opportunity, step by step, malilearn mo rin yun. Tapos, kunwari, may nakita ka na isang influencer, tas ano ba, marami siyang followers. Pero ano, hindi mo naman alam kasi yung ano niya, yung mga pinagdaanan niya bago siya umabot doon. Ayun, tapos... Correct. Oo. Maraming effort din yan. Hindi mo maraming effort. Tapos ang nakikita lang natin kasi usually is yung mga highlights, di ba? Yung mga ano niya, oo. Yung isipin mo na mahirap din yung, ano, yung antawis, mga pinagdaanan niya bago niya maabot yun. Kaya, magsumikap ka rin, oo. Minsan, like they say na, ay especially for women, ay nagpapakita lang yan ng kasiksigan or what, or nagpapakita ng hinaharap. Medyo mahirap din kasi yung ganun. I think mas maganda rin yun na they're attracted to more than just yung physical appearance, but also yung personality mo. Yung nakakatakot lang dun is parang merong pang sense of branding na binabrand mo yung sarili mo, pinapackage mo sarili mo. So, in a way, parang binibenta mo sarili mo. It puts you up to also a sense of sometimes, di ba nakakatakot yun na parang you have a fear of rejection na feeling mo, ay kung totoo nilang kilala ako, baka hindi nila ako magustuhan. So, how do you approach that kind of dilemma? Yung ganun na, yung, siyempre, meron kang mga insecurities, mga ganun. How do you try to convey it in such a way na you can overcome yung mga challenges mo, like yun nga yung shyness or yung feeling of apprehension, mga ganun. How do you develop yung confidence na yun? Ayan, tinanggap ko tong interview. I
na-overcome ko siya ngayon, actually, witness nyo ngayon, yung aking ano, pag-overcome doon. Ano pa ba? Ang dami ko lang tinanggihan, sorry talaga. Pero simulan ko na, kukontakin ko na kayo isa-isa uli. Sorry talaga. Ayun, ano ba? Yung sa mga ano, yung kunyari pa-sexy, siguro ano, ano na rin nila kasi yun eh, tawag dito. Siguro yun yung comfort zone nila. Parang kaya nila. So kung ikaw, kunyari, ano, kunwari, ikaw hindi mo kaya yun, huwag mo i-judge yung mga taong may kayang gawin yun. Diba? Kasi sila rin yung, kunyari, hindi naman talaga rin nila ano yun, hindi sila comfortable dun, pero ginawa nila, sila rin yung magsasuffer, hindi naman ikaw, diba? So ikaw, kunyari, may, ano, yung image mo lang din talaga, yung as I've said nga, kung saan ka komportable, doon ka na lang ano muna mag-focus hanggang sa ano nga mag-grow ka, malay mo ano magpa-sexy ka rin kung gusto mo rin talaga na yun. Hindi, I mean, yun, kunyari, gusto ko rin magpa-sexy rin someday. O di ba? Someday. Pero nga sa ngayon hindi muna, ganyan. May like yung mga ano, di ba, may mga artista rin hindi sila ano dati, hindi sila ano yung mga daring roles, mga gano'n, di ba? Tumatanggap na sila ngayon, yung mga gano'n. Mm-hmm. Parang, ano rin yun, self, ano, parang development mo rin. Tapos kung ano nga rin yung gusto mong maging image sa tao. Pero mas maganda nga talaga yung be yourself. Yun talaga eh, kasi, ayun, minsan kasi parang role mo nga lang din yun. Yun yung ano mo sa public, pero iba yung, iba ka sa bahay, iba ka sa mga friends mo. Ayun. So bagay, tapos plus you always be concerned kung if you're presenting a facade or yung pang hinaharap na hindi naman totoo. Palagi ka natatakot na somebody's gonna discover the real thing, parang baka ba disappoint sila or whatnot. Mm-mm. Maganda na rin yun na at the very least you're real and you're genuine. Diba? Talaga yung personality. Well, I'd like to thank siyempre you for being part of this interview kasi I know first interview mo ito, nakakaba. Yes. I'm so happy na you were able to join us. Ang dami pa rin na natutunan regarding and I hope everybody who's watching learned something from this. Sana. And I'm really happy na you're able to shed yung inhibitions mo or yung shyness mo to join us. You really brought some very important information for people who are interested in this kind of thing. Just for everybody who's interested in finding out more about Jonah, or is it Vocapanda? Parang ganun. where can they find out more about you? So, ang aking main platform is YouTube. Ang YouTube channel ko is Vocapanda. Kahit search na lang nila Vocapanda, kahit hindi na yung buong ano Vocapanda sings anime and tokusatsu sings covers. Anime and tokusatsu. Uh-oh. Ano lang yun, lalagay namin dito. Meron kaming editor, papaskyul natin. Bakit nila. Tapos available din ako sa ano Facebook, Instagram, Twitter, saka ano. Kung medyo nakakaluwag-luwag sila, Patreon din, pwede rin. Ayun. So yun po. Tapos may ano, may every Saturday night yung aking YouTube premiere. So yung mga bagong covers, lagi tayo naglalabas every Saturday night. Tama kasi lalabas namin itong interview ng Friday. So the next day manunood na sila. Sige. Well, thank you for joining us. Do you have any last words for the people out there? Anything inspirational for them to be able to gain some kind of insight into the world of anime and tokusatsu music? Ayun na. Thank you po muna sa pag-invite sa akin sa ano, pagtsatsagasin dito. Ayun sa and ayun sa pagtitiis sa mga ano ko, sa pagkamahinain ko. And ayun, maraming salamat sa mga nanood. Sana nga may napulot kayong mga kahit konting aral and ayun. Sobrang nahiya ako, grabe. Okay lang yan. Ang ganda nga ng interview mo eh. Ayun.
Ayun, maraming salamat dun sa ano. Maraming salamat sa mga tumatangkilik sa mga covers ko. Sana wag kayong magsawa and sa mga bago na sana na-convince ko with this interview. Ayun. Maraming salamat din. Ayun. Sige, bukas makikita mo 1 million subscribers ni. Sige. Well, thank you for very much for joining us. So, until next time, may sinasabi kaming sa show na ito sa, for cosplay, di ba? Ang sinasabi namin, until next time, goodbye and keep cosplaying! Ayun! Thank you very much and we'll see thank you next time. Thank you.